kang sa tuyang sitwasyon didingon yan sa kasentruhan ng Naga. Medyo makusog na ang Paros Candorus. Pero maluyayaman na sa tuyang uran ngunyan, na namamatayan ngunyan. Yan mga tugang, may bago kitang informasyon ng matakang bagyong Rolly. Nag-landfall na daw sa may parte kang Tigaon, Sangay area. Again, ng matakang bagyo, nag-landfall na sa may parte ng Tigaon, Sangay area. Makusog-kusog ang satuyang Duros ngunyan hindi sa satuyang kinamumugtakan hindi sa may Naga City Police Office. Police Station number 1 hindi sa may Barlin. Kaso bago mga tugang sa paikot-ikot ta, may nagkahiriling pa kitang nagkapira ang mga motorista saka mga tao pang nagrararalakaw-lakaw sa kasentruhan ng Naga. Sa ngunit mga tugang nga, dahil kita makalibot mo niyan dito sa Naga, ninhuli ta, makusok ang Duros. Pasiguro lang kita mga tugang ta, baka matamaan kita dito kung ano dyan na naglalayo. Sa ngunyan na ini ang sitwasyon digdi ngunyan sa may Barlin sa may Naga City Police Office Police Station number 1 nakapaipli lang kita ngunyan na mga tugang ata baka matamaan kita kung ano dyan. Kasi baka mga tugang naglandfall na ang matakang bagyo sa Tigaon, Sangay area. Hindi po ang nahilinin doon sitwasyon di dingon yan sa kasentruhan ng Naga. Hindi lang kita makalipot ko na nakapahingi lang kita. Bakit layugon kita di dingon sa kang Duros. Hindi lang ang satuyang view sa ngunyan. At saan malibot-libot kita ngunyan kay ba ang search and rescue ni kang syudad ng Naga. Medyo makasog ng satuyang Duros ngunyan. Yan na kung naka-monitor ng Krika ng Unyan sa RMNDWS Naga, ang sarutang partner ng Unyan sa pag-cover ng Unyan emergency broadcast. Mga 8.30 to 9.30 na ang kusugan kang bagyo na mamamatay ang tangon ni Dio sa syudad ng Naga kasi na sa Metro Naga. Sa tayo pala naaloy ko sa bago, nag-landfall na ang matakang bagyo sa Tigaon, Sangay area. Kinamumugtakan. Dito kita kanyang sa may Naga City Police Office. Ang flag pole nga ni kang Naga City Police Office as in mga communication towers din ta na ang babarabay linang sa kusog kang Duros kang bagyong si Role. Again, 8.30 to 9.30 a.m. da ang may pinakamakusog na pilit ang mamatayan na Duros base sa pinakalitas na report ni Mike Padua duman sa satuyang partner station RMNDWS Naga. 8.30 to 9 mamamatayan kunyan pa lang nga rin sana day ang oras pala yun niya alas 8 pa lang nga rin sana 8.03 pa lang sa satuyang location ngayon sa may police station 1 makusog na ang satuyang Duros na namamatayan dawa nga rin nakapahibigin kita kunyan hindi sa kinamumutang kanta sa Barlin. Yan ang satuyang PNP video sa Police Station 1. Yan kaya kita sa luwas ko niyan na papasiguro naman sinda kang sa indang opisina. Hindi naman kita sa luwas para lang maihatod sa indo ini yung kamugtakan ni Dio sa kasentruhan kang Naga, particularmente ni Dio sa may Naga City Police Office sa may Barlin.
makusog na ang satuyang duros kunyan. Makusog na. Sa bago, dahil gayo makusog pa ang duros sa sipuran. 8:30 to 9:30, mamamatingan pa ang kapusugan ng bagyo hindi sa syudad ng Naga. Yan na, kasabagong nailinin doon sa screen nindo, may nahulog na, na signage dyan no, sa may atubangan lang kang Naga City Police Office. Kasabago buo pa yan, ngunyan na garo na labot na ang one-third kaning signage na nahulog, dahil may aram ko ng signage niyo. Delikado mga tugang magpara lakaw-lakaw ngunyan no? Baka matamaan ning signage, SIM o kung ano pang pwedeng layugon kang duros ni Bagyong Rolly. Yan, hindi lang kita mga tugang, may sarap pa akong ipapailing sa indo para mailinin doon kung gaano kakusog ang duros ngunyan dyan sa may taas, sa may building sa may kataid kaning KFC haro ni sa may McDonald's plaza. Kasubago pa yan siging parapaypay kaning mga Bado Garoniyo or Trapal sa ato. Aratsan ka rin pag nagkusog ang duros, baka mawara na yan. Yan ang pilitang na mga danyos nidi. Di man sa satuyang kinamumuntakan sa may Police Station 1, Naga City Police Office, ining mga Nyug Digdiyo, medyo, ay bakong nyug. Ining mga kahoy digdi baka maputol at chan pag nagkusog ang satuyang duros ngunyan. Yan ang nailing nitong sitwasyon na rin sa kinamumuntan natin sa Naga City Police Office. Medyo delikado pa po tabi magparaluwas ko niyan. Day tabi magparaluwas o magparabasay-basay. Baka malayugan po kamo niyan ng kung ano, kung SIM or kung ano dyan. So baka mga tugang na itong pahitin yung tuyang kaning ilaw rin dito sa may plaza sa Barlin. Ngunyan, duwa na ang linayog. Kaya pasensya lang mga tugan kung medyo mayro ang sa tuyang kuangon niya. Ultimo nga niyan sa inyong lingkod, Dino Dorosman. As in, malipot-lipot nun yan. Kaya medyo dagdag pa ang kibig kang ano. Ang sarup pang makatakot nun yan na binabantayan ni Dio sa may Naga City Police Office ni mga communication tower. Baka matumba ini, may mahulugan ka niyo ni Dio sa tuyang kinabumuntakan. Kung nahihilingin doon sa kakusugan kang duros ining mga antena ninda nagbabarabayli na kasi na baka atyan ka niyo matumba naman or mahulog ining antena digdiyo sa Naga City Police Office. Kaya nahihilingin doon kasubago kung nalaw nindo iyo ang nag-iikot ng rescue ambulance kang syudad ng Naga. Siguro may pig-respondian na naman. Kaso bago may pig-respondian yan na sa may pag-daikon mabulo, di man gayo seryoso, OB emergency. Mahilang kita monitor ngunyan mga tugang kung hain na ang exactong location kang bagyo. Nakamonitor lang kita ngunyan sa partner station tang RMNDWNX Naga para sa mga iba-ibang updates na pwede tang makuha pa bako lang sa syudad ni Naga kundi sa interong Kabikulan sa Miguel Espresos Maninda maimakuanan update ang buong Bicol region. Na bako lang ang syudad ni Naga, bako lang kamsur ang apektado kaning Bagyong Rolly, labi ka mga 200 km per hora lagpas. Halos 300 km per hora ang kusog kang duros na pwedeng mamatian, lalo na kung ang area nindo open pa, open area, or nasa uma, mati nindo dyan ang kusogan kang duros. Sa ngunyan na nakapahiplik kita din ngunyan, masuruserte pa rin dito sa kasentruan ng Naga at may iplian kita, dahil gayo makusog ang duros.
So bago makatong ang mga alas 5, big shutdown na ang gabos na feeders ng Kasoray ko to. Kaya may nangon niya na kurente digdiyo sa enterong Naga, enterong coverage area kang Kasoray ko dos. Most likely buong kamsor na niyo may kurente. Ninuli kaning paabot na bagyong Role. Yan mga tong ang sitwasyon dito sa kinamumutakan sa Minaga City Police Office. Ayan na sa comment man ni Michael Gonzalez, saan po ang direksyon ng hangin kung ay ng north. Kung ang north gamit di more or less nasa may west hali ang Durus. So west to east ko niyan ang namamatayan ng Durus. Dinulit ang kakusugan kang bagyo. Ang matakang bagyo maagi sa baba ng siyudad ng Naga. Same track kang pareyong track na inaagihan ko niya ni napikagihan ni Kinta kang sarong simana pala nakaagi. Almost exactly 1 week sa si bagyong Kinta nagagi man Sunday ning Bangge. Ngunyan Sunday man nagaagi ang bagyong si Rolly ngunyan sa Kabikulan. To 9:30 mamamatayan ta according to Mike Padua sa interview ko sa bago sa partner station ng RMNTW9 Naga, mamamatayan ta at kasubik ang Durus pun alas 8:30 ang unyan ang oras na palang unyan alas 8:00. So sa unyan iyon na ni ang kapinunan kang kakusugan kang Durus ni bagyong Rolly. Uto na ang sa tuyang search and rescue unit mag-aga sila dyan naka-standby dyan sa indang vehicle ko niyan na kaulay na kasubago. As nang niyan naka-standby pa sila dyan sa indang vehicle baka hanggang katapusan na kang bagyo niyo kaya mati maninda ang kakusugan kang Durus. Marikita na ang sa indang lingkod naka-pairiple niyo sa may police station 1 sa may Naga City Police Office. Medyo lang kaunin sa tuyang building ko niyan, semento pa, concrete, kaya nakasarasalba pa kita sa kusugan kang Durus. Ma'am, minabalik kita naman sa tuyang bagyo. Ang bagyong Kinta last week nag-agi ang mata sa Rinconada area, arani sa may border kang Kamsur, Albay area. Ang kakusugan kang bagyo yaon sa may taas kang mata. Malas lang ang Naga ta naagian kita kang mata sa baba. So yaon kita sa may northern part kang mata, northern eye wall. So mati ta ang Durus si Kinta. Ining kakusugan ni ruling on yan, double o halos triple ang pwede ta mamatian na Durus. Maagi man ang mata sa baba kang Naga, ang siyudad ng Naga, kaya mamamatayan ta ang doble o triple kusukan ni Durus kumpara kikita ka nakaagin si Mana. Yan na ang flagpole ligdiyo sa may Naga City Police Office nagbabarabay lina. Ilagay kita kaniyong baka may maputulan din yung tower kang communication tower ninda sana na iman or dawa sa nga pasiguro lang kita dito mga tugang sa satuyang kinamumungtakan. Dahil pakita mga tugang maka-ibon mo niyan sa makasok na Durus. Uto may naagi pala nga ng kutse. Yan tabi mga tugang magluwas lang tabi kung talagang emergency, kung emergency lang sana.
Dahitabi kita ngunyan magparaluwas sa makusog ngunyan ang duros na piling mamatian ta kung para kikinta, kikinta na yung gayo. Ang makatakot lang yung kita, tapang ginagtama. Iniyo, aldaw, dawa mahihiling taman kung malalayugan ng kita kung ano dyan, sana da iman. Makatakot man giraray magparaluwas, kaya pasiguro man giraray kita gabus, da ay magparaluwas ning harong hanggang matapos ang bagyo. Magluwas lang sana kung talagang emergency, as in emergency talaga. Ang latest video sa kinamumunta kanta sa Maynaga City Police Office, mga wow, makusog tong duros na to ay makusog makusog tong duros na namatayan na kasabago ay biglaan lang pati yan ang makatakot na pag nagluluwas tabi ka mo sa mga harong nindo ngunyan na kasagsagan ng bagyo. Inailin lang ko rin mga tugang piling ko lang sa Indo ang mga signage di Dio sa Berlin mailagayan mahulog aratyan sana kayahon pa man may kapit pa. Yan, nakamonitor ko yung nakikita ko niyan sa RMNDWNX Naga, ang sa Tuyang Partner Station. Ini-interview ko niyan si kasamang Mike Padua. Mas nagkusog, sa kamas nagdakula da ang mata kang bagyong Rolly. Palan mga tugang dahil man nagkusog ongoing pa kayang interview ng kay kasamang Mike Padua nagluluya pero lagpas pang 200 plus pa ang duros ni bagyong Rolly kaya makusog pa ng gadi panganjay lang kita na dahil kita magrabing unyan lalo na sa to yung mga tugang na ano at mga iniistaran sa kasi mga young coastal areas sa kasi mga binabarahan na areas sa kanyan mga tugang makusog na ang namamatihan tang duros kunyan bigdi sa may Naga City Police Office. Yan ang shot kunyan ng old GSIS building mati na ang kusog tang duros bigdi dawa sila ko duros. Paano pa daw si mga nasa Ovidia, nasa Tahaw kang Uma? Makatakot ko niyan ng duros ko niyan hindi sa tuwing yung kinamumugtakan. Mas makatakot sa luwas ng Naga, lalo na duman sa pigaagyan ko niyan kamatakang bagyo. Na-landfall pa lang sana sa may Tigaon, Sangay area. As in, pasiring na sa may Rinconada area. Maagi ang mata sa baba kang Naga, so mamamatian ta ang kusugan mismo kang duros. Mamamatian ta ang kusugan kang duros, tayaon kita sa taas, sa may northern part kang Aiwol. Na mga tugang yan ay pangpilit magluwas kung yan kang sa mga satuyang harong kami na bahala mag update sa inyo kung di mga nakita ang sentro ng kudo yan may naglalakaw-lakaw pa nga rin po dyan. Ingat lang sa mga naglalakaw masakit na matamaan although safe matigil sa may parting sentro ta di man gayo katakulan na piling nga magrelayo. Eh mga tugang ang kakusugan kang duros. Na
Dailan kita makato kang makamonitor kang radar ngon niya na gamit sa tuyang cellphone ngon niya pag live. Nakamonitor kita ngon niya sa update sa tuyang partner station ngon niya sa Aramindi WNX Naga. Daman kita makuha ng latest updates bako lang sa syudad ni Naga kundi sa luwas kang syudad as in interong Kabikulan hanggang sa kaya pa nila makabroadcast ngon niya. Ta ang location kang sa tuyang partner station Aramindi WNX nasa may tahaw kang kaumahan open area sinda sa may Del Rosario Milaor. Kaya mating-mati po ninda ang kasukan kang turos ni Bakunol ni Duman. Ayan mga tukang ultiman sa tuyang kaputing ngunyan, piglalayok na. Nakabaybli na nga rin dito sa Police Station 1. Ang tubod ako rin dito sa mga pag-iribata sa search and rescue kang City Government Amnaga. Tandawa na nga rin ang duros ko niyan kang bagyong ruling nakaantabay pa ng Gatsinda nakastandby pa mag-aga sa indang emergency vehicle mo niyan na nanahiling ito sa indong mga screens ko niyan. Meron na maramot, ingat-ingat po tayong lahat mga Kabikulan dya, keep safe po tayo, pray lang po kay God. Ayan mga tungang pangadji lang kita na sana matapos na ini yung bagyong si Rolly. Ta bakong suba-suba po ang kusog kaniyo. Nag-aabot 200 plus. Sabi ni Mike Padua, kasabag ko pala pag-interview. 200 plus ang mamamatay ng turos ko niyan. Pag nagbibiyahe ka nga sa S-Lex pa Manila, sanggatos lang ang dalagan, duplikado ka kusog ang pirita mamati ang duros. Kaya makatakot ko niyan, lalo na si mga tugang tang yaon sa inaagyan ko niyan kang mata kang bagyo. Particular sa may partido, Rinconada area. Yan ang Naga City Police Office ko niyan. Layog na sim sana day man kuripas kita kanina yung mga tugang palahon din sa Police Station 1 mati na ko niya ng duros ko niyan hindi sa kasintroan ng Naga dahil kita ko niyan makalibot pero mahangkar daw na kita rin dito sa kinapamunta kanta sa may Police Station 1 hindi lang kita mapresto muna hanggang matapos or mag bupa mo na ang duros o makalagpas na sa tuyang bagyo mo niyan. Makusog ang namamatian tang duros. Dawa palibot na kita ko din mga haralang tao na building. Siripunta niya ito si mga ano, siripunta daw si mga ano, medyo maka hindi mo nang gayo mahiling ang sa may pasiring katedralay at kalabahan ka parlin. Ngayon mga tugang aga nagtama ang bagyo dahil kayo makatakot ta mahihiling ta kung may mag-relive ng mga sim, mga atop o kung ano pang mga pwedeng relayugon sa duros mas makatakot si Kikinta kung nagtama banggi ining si bagyong roli. Che Rodriguez, iringat po sa Gabos, especially ang mga emergency response team. Safety man po sila, naka-safety man po sila. Dahil sila ma-responde kung talagang emergency, kung life and death na, lalo na ngunin nagraragasan na ang bagyong si Rolly. Si ano na,
nasa ina po ang bagyong Rolly. Kasi baga mga tulad, nakamonitor kita sa partner station ng RMNDWNX Naga. Si bagyong Rolly naglandfall na po sa may parting Tigaon, Sangay area. Tigaon, Sangay area, sa may Tigaon, Partido area. Asin ngun yan, ng posibleng yaon na niyo sa may harani ng Rinconada area. May pakikita nga update hali sa partner station tangon yan. Dahil pag kita makacheck ka nga sa tuyang radar niya, makasama ko dyan ang durus na mga tiyan niya. Ang kusugan, sabi ni Mike Padua Kasabago sa interview sa Sunday Friday, ang kusugan kang bagyo, mamamati ang ta 8:30 to 9:30 ning aga doon yan. That's around 200 plus kilometers per hour na durus na pwede tayong mamatian. Masalangkaw pa nga ni Garo, lalo na kung yaon kita sa mga open areas. Ang makairak po dito sa siyudad ng Naga, iyo ang mga yaon sa upper barangays ta, ang Pakol, Carolina, Kararayan, Panikwaso, sa itirong namamatian din dangon yan ang kusugan kang durus ng bagyong Rolly. Yan mga tugang kusog ng durus tangon yan, pati ang street light din sa may poste sa atupan kang old GSIS building din sa Barlin nagbabarabaili-baili naman. Iringat po kita boss, iringat po kita ka boss. Dahil nangon yan magparaluwas ng harong, dahil nangon yan magparaluwas harong. Ang mga PNP personnel tapo ni Dio, naka-hunker down na sa inda mga opisina ngon yan. Harong ka din si sir sa police station 1. At pangalakan kita ka dyan pag medyo makusog na ang durus. Oh yeah. Makusog na ang satuyang durus ngon yan. Kung naiili dito ng babaili na ang mga kahoy dito sa compound ng Naga City Police Office. Yan ang kusugan ng durus ta. Yan lang ang kita dito kapahitin sa Police Station 1. Nagmatik na ang durus. Makatakot po ini mga tugang kaya hindi gaya maintindihan mga tugang. Standby lang, linigan tang sa tuya microphone, baka nabasa na. Yan ang pati kaya ang sa indong lingkod doon yan kakarikos na sa basa, pati ang cellphone tangon yan, nakasafety pa na sa tuyang cellphone doon yan, pero basa panangad ang sa tuwing cellphone, nagtuturo na rin diyo sa tuwing kinamumuntakan. Pati ang salping mo nga ni, basa na. Makusog ang sa tuwing durus mo niyan. Makusog, makatakot, makatuga, makatakot. Makatakot. Yun na rin ang sinasabi ni Federman Mike Padua Kasabago sa interview sa partner station tang RMNDWNX Naga. 8:30 to 9:30 ang kakusugan kang durus ni bagyong Rolly. Mga tugang, ini-interview si kasamang June Aureliosa sa Harong Nindangon yan via RMNDWNX Naga partner station ta. Makusugon na da ang durus sa may upper barangay kang Naga sa may Pakol. $200 plus ang pwede tayong mamatian na durus ko niyan. 200 plus kilometers per hour. Dubli pa niyo sa dalagan ta na pwede padalagan nyo naman sa may S-Lakes kung mapamanila ka mo. Tapos ang katus. Dubli kaya ang kaskas. Makusog ko na ang durus. Makusog ko na ang durus hindi sa sentral ni Naga. At dyan pagkatapos pa nag-hupa ang durus, ma-try kita ngunyan mga tugang maglibot sa enterong kasentruan ng Naga. Ilibot ako
ang ugaman may naadanyos pa dito. Yan si signage ka sa bago na binabante ang tanawara na nga po si sarong signage duman. Piga layog na ang sarong mga takot ini yung yan, makatakot yung mga tukang nga dahil kita magpasada lalo ng kasagsagan ng bagyo araw ka na yung sarong nagmumotor ngun yan. Makatakot po yan, makatakot lalo na pag nalayugan ka muna ng SIM, nalayugan ka mong atop or signage sa dalan. Makatakot po yan mga tukang, dahil kita magparaluwas ngun yan, dahil kita magparaluwas ngun yan unless emergency lang pwede magluwas. Makatakot ko niyan sa tuyang ayan na randi aton na di kita makalipat ng pwesto ta makusog na ang duros digdi sa tuyang kinamumutakan sa Naga City Police Office. Delikado mga lipat ng pwesto di sa kinamumutakan ta kaya hanggang digdi muna kita. Masakit na kung matamaan kita dyan ng signage o naglalayog na SIM o naglalayog na signage sa dawa na sa sentro pa kita palibot ng haralang ko na building. Makusog ang duros panangga digdiyo sa sentro ni Naga. Alanganin po, alanganin. Alanganin makaluwas. Alanganin makalibot, makalipat. Hanggang digdi mo na kita na mapaiplip mo na kita digdiyo mo sa Naga City Police Office hanggang matapos. Sa sinto alanganin maka lipat, alanganin maka labot mo yan may check na sa ibang location. Ultimo nga na yung sa tuyang search and rescue unit ang emergency response team ng syudad ng Naga kaya nga rin maka labot pa ta, makusog ang duros baka matamaan ng yero o matamaan ng plywood na makusog ko niya ng duros, makusog. Alanganin nyo niya makalibot ko niya mga tugang. Pipiriton ta mga tugang makalibot at dyan pag medyo naglagpas na, nagluya na ang bagyo. Matay kita maglibot ko niya. Ay at dyan. Sa kanya mga tugang medyo delikado maglibot ko niyan ta makusog ng duros ko niyan digdi sa wow makusog ng duros makatakos ko niyan mga tugang pati ang signage ko niyan kang Naga City Police Office siga rarlay naman. Minanawag ako ng garo nag-live na SIM or metal garo bat-bat na nagtaranog. Daw ko kasabago ang ano po kanina, accordion door iring tao bigi sa sarong establishment dito sa may atawag ng Naga City Police Office nang buka na sa grabing kusog ng duros kasi na baka layo ko ni atyan magbuka yan ara atyan na medyo madirdistansya lang kita dito sa location ta. Makatakot ini mga tukang makasok na ang duros na napakadiyan na rin may pakita information kung high na ang matakang bagyo nagbago po kaya si Castanes kang
base kay weatherman Mike Padua, ang 1-minute average nag-aabot pang 300 kilometers as in maximum sustained winds sa matakang bagyo lagpas pang 200 kilometers per hour. Kaya makatakot pa ng ganyan mga tugang, ha? Delikado pa. Ayan, medyo makusot na ang satuyang durus. Makatakot na, makatakot. Makatakot. Ayan ang nailinta ka sa bago na nagtaranog na metal. Kala ko nga rin, dito sa may parting site ka rin, police station 1 building. Dama pala sa atubangan. Hindi ka ano na yan mga tugang, ha? Limanan, limanan, maduruson na daan, maduruson. Nag-re-report ko niyan via sa partner station ng RMNDW9 Naga. Sana matapos na ni mga tugang ang dalagan ni Bagyong Rolly. 20 to 25 kilometers per hour. Sana magkarakaskas palalo. Sana magkarakaskas palalo. Nangarag matapos na ni namamatitan ko niya na kakasugan ng durus, then ang grabe pang danyaran ko niyan ang sa tuya mga tugang, lalo na si mga medyo tikapos ko niyan ng mga tugang ta. Hindi RRMC, nag-text na naman, asahan na matinding pagluho ng lupa si mga coastal and mountainous areas ta, most likely, hopefully, naka-evacuate na sinda. Kaso ang makatakot kung may mag-landslide dyan sa mga areas na yan. Ayan ang satuyang PNP ngon yan nag-re-relipat na kang motor ready. Baka turumbawon pa kang durus ni Bagyong Rolly. Ang mga barikada dito sa compound kang Naga City Police Office sa turumba na mga tugang, baka ang sunod pa kaniyo ang mga motor na video kan sa tuyang mga kapulisan, kaya ining sa tuyang tugang na police union kaya gigirilit na ang sa itang mga motor. Ay mga tugang, oh, nag-iisok na ba kaniyo sa tuyang accordion door rigdi sa may kanto at tabang kang Naga City Police Office. Baka ayan lang. Ayan, makusog na mga durus. Pati pati tinatarang ko mga tugang medyo ano na. Malakas na ang hangin na mga kapatid dito sa location natin sa Naga City Police Office. Pasensya na sa mga viewers natin na hindi na kaintindihan. Ang location natin dito sa Naga City, sa may sentro ng Naga, sa may Naga City Police Office, sa may parting Barlin. Namamarong na ba kang tayangaw? Sir? Namamarong ng tayangaw? May nasaasang tayangaw? Ito na ang pinagka, sa loob man sa na. Malaki na ang mata ng bagyo, malaki na ang mata ng bagyo. According to Weatherman Mike Padua, ayan ang ating mga emergency response team ng City ng Naga. Yung ano yung motorsiklo niya kasi baka matumba ng hangin. Malakas ang hangin dito sa location namin, malakas ang hangin, 200 plus ang 200 plus kilometers per hour ang hangin ni Bagyong Rolly.
So nakatakot. Nakakatakot dito sa location namin. Mas nakakatakot lalo na yung mga open areas in upper barangays ng Naga City. Okay. May bago tayong report ni from Bagyong Rolly. Gustiness of up to 310 kilometers per hour. 200 plus near the center. 200 plus kilometers near the center. Moving westward at 25 kilometers per hour. Ayan ang latest update by partner station natin ng RMN DWNX Naga. Ayan na, kakarating lang ng ambulansya ng rescue ng Naga. Medyo mahangin pa din, malakas pa ang hangin dito sa ating location. Malakas. Malakas ang hangin. Sorsogon province sa iba't ibang bahagi ng Sorsogon, malakas na rin ang hangin. May nag-update sa ating partner station RMNDWNX Naga. Linisin lang natin ang ating cellphone kasi basa na. Opo, signal number 5. Since around 5 a.m. or around 2 a.m. earlier, 5 signal number 5 ang Naga, signal number 5 ang Kamsun. Ayan na, medyo delikado tayo mag-ikot ng di tayo makaikot, baka matamaan ng nagliliparan na yero sa pasitwang Naga. Pipilitin natin na i-continue ang live para makita ninyo ang buong lakas di Bagyong Rolly dito sa Naga City. Ayan na, malakas na ang hangin. Ang location natin sa may Naga City Police Office, dito sa may Barambin. Ayan na, may signage na medyo delikado matanggal. Ayan na, para tingnan nyo ang gano'ng malakas na ang hangin ni Bagyong Rolly. Yung communication tower ng Naga City Police Office, yung antenna, kulang na lang mabiko na yung antenna, yung tower ng communication ng Naga City Police Office. Ganun kalakas ang hangin ni Bagyong Rolly dito ngayon sa sentro ng Naga. Yan, medyo malakas ang hangin dito. Location ko. Ayan, may baka lumipad na tong isang signage na nakaipit dun sa sa isang rehistering signage. Ayan, pati yung aso naghahanap na din ng pwedeng masilungan kasi malakas na yung hangin. Ayan yung accordion door ata yon, yung drop down na na door ng isang establishment dito sa harap ng Naga City Police Office. Medyo baka lipa rin yan na maya-maya.
pa, nawala na yung ano, yung search and rescue unit. Hindi tayo nakasabay. Mamaya ta, try natin makasabay dun sa ano, sa search and rescue ng city. Mukhang nabayaan ako dito ah. Ayan, Leo Brasiliano reporting over RMNTWNX Naga. Ang katumbas, kinukumpara ang hangin ni Bagyong Rolly sa Bagyong Reming noong 2006 ata yun, na kung saan na maraming, kung hindi ako nagkakamali, yung maraming nalubog sa putik yung sa Albay. Medyo makatakot ngayon ang hangin na ni Bagyong Rolly. Ayan na, may isa na naman na motorista ditong pumapasada. Ingat lang po, ingat lang sa mga pumapasada. Baka matamaan ko yung mangyero o kuman. Ayan, natumba na naman yung isang ano, isang barikada dito sa location namin sa Naga City Police Office. Malakas na yung hangin. Malakas na yung hangin. Malakas na yung hangin dito sa... lang tayo mga kapatid, pray lang na sana matapos ang bagyo. Jamel Dimapuro, anong oras daw ho pa mag-landfall? Nag-landfall na po, nag-landfall na. Kanina nga mga alas 8, mga 8, mga before 8 a.m. Nag-landfall na sa may parting Partido area. Sa may Tigaon, si Roma area. Ay, Tigaon, Sangay area. Kaninang umaga. Ngayon na baka ang mata ni Bagyong Rolly malapit na dito sa Naga. Nasa parting south na ng Naga kung hindi ako nakakamali. Wala pa kasing update si Weatherman Mike Padua sa ating partner station RMNTWNX Naga. Big tatry nila makontak si Weatherman Mike Padua at ang Pag-asa. Mukhang nahihirapan ng signal na dito makontak kasi kanina pa walang kuryente, malakas na ang hangin. Baka yung mga cell site dito baka nawawala na ng ano, ng signal ng kuryente, ng generator. Buti dito sa location namin sa may Naga City Police Office, sa may Barlin, sa may Station 1, medyo malakas pa yung signal, yung data namin, yung mobile data. Kaya nakaka-live pa tayo dito, nakaka-report pa. Ingat po sa lahat, ingat po. Medyo nagsisiwit na yung hangin dito sa building. Sa may
Naga City Police Station 1, Police Office, dito sa Marlin. Yan, ganun kalakas ang hangin dito ni Bagyong Rolly. Medyo mahina pa nga ito kumpara dun sa mga open areas. Pero mas malakas pa din yung hangin ni Bagyong Rolly, lalo-lalo na sa mga open areas. Hoping and praying na walang mabawian ng buhay, ma-injure, walang casualty ngayon ni Bagyong Rolly. Hoping and praying. Ayan na, kalakasan na ni Bagyong Rolly dito sa location namin. Yung parang trapal, nililipad na. Tingnan natin yung ano, yung kanina na parang accordion door or roll down na door ng establishment. Buti hindi pa nililipad ni Bagyong Rolly nito. Pero itong mga barikada dito sa Naga City Police Office, natumba na. At yung ilang mga motor dito, pinilit na, baka matumba pa rin. Yan na, hangin ngayon. Medyo hindi ko na makita kasi kasama yung salamin ko. May tinakay na ng ano, ng may lilipad na na signage. May lilipad ng signage dito sa harap ng Naga City Police Office. Yan yung makatakot, kaya huwag lumabas habang matama pa si Bagyong Rolly. Parang may napasa na salamin. May narin din akong napasa na salamin. Ewan kung saan. Kahit yung ibon, medyo nahihirapan magano, malumipad. Yan, medyo linisin na natin yung cellphone kasi basa na, baka masira to. Possible raw na tumama yung mata ni Bagyong Rolly dito sa Naga. Hopefully hindi. Iko-confirm natin na mamaya sa interview ng ating partner FM station. Iko-confirm natin mamaya sa partner station nating RMNBW Next Naga kung ano ba talaga, kung asan na si Bagyong Rolly, yung mata ni Bagyong Rolly, and kung gaano katagal pa itong mararanasan nating malakas na hangin at ulan. Try lang natin i-connect yung ano, cellphone. Yan. Okay na. Yung makatakot dito mga kapit. Okay. Nakapuyas tayo ng ulan na yun. Ng hangin. No. Yan. Tipayo, Kalabanga. Malakas na yung hangin raw. Tipayo, Kalabanga. Ilinisan lang natin yung ating camera, yung ating cellphone. Kasi basang-basa na ng ulan. Baka masira ito na ating gamit ngayon. Yan o, medyo may tinangay ng plastic. Pamilya Rombano po, sa Bagong Bayan, sir, ingat po kamo, si Ton, anak po nyo, ito, dito sa Tacloban. Si Rombano po.
medyo makatakot, medyo nakakatakot dito sa ating location ngayon. Kung nakikita nyo lang ang aking position dito, nakatago na ko sa malapit na sa pintuan ng Police Station 1. Malapit na ko sa pintuan, sa may parte ng pintuan ng Police Station 1 kasi medyo natatapuyas tayo ng ulan dito sa previous location natin. So, may ilang steps lang. Kaya na, malakas na naman ang hindi ulan ay yung hangin. Pray lang tayo mga kapatid, pray lang na sana matapos ang bagyo. Medyo nag-kanuloy yung hangin ah. Kaya maka-report sa ano, sa radyo? NX base, kaya maka-report sa radyo? Ako naririnig si Tindo, yan ako sa police office, NCPO. Naka-monitor ako sa FM, pa-mention na lang garo kung pwede maka-report sa ano sa BHF. Next base, si Ian eh, di ako maka-upload sa cellphone, naka-live, try takot na ano, mag-report sa ano, radio. Ayan na medyo malakas na yung hangin. Malakas yung hangin dito sa ating location ngayon sa Maynaga City Police Office. Salamat po Senon Romano. Salamat po. Nakikita nyo kasi pati yung salamin ko basang-basa na, medyo malabo na yung paningin ko dito. Ewan ko kung nakikita nyo yung ano, yung parang lakas ng hangin dyan sa mga vehicles ng city, ng PNP and ng rescue, ng ambulance. Malakas yung hangin dito sa aming location. Hindi ko alam kung naka ano pa asa na si Matani, vacuum Tony. Pati yung short ko basang-basa na dito kahit nakakapote na tayo.
Yan o, oh, nakita nyo ko. Medyo malabo kasi yung ano, yung front cam natin. Kaya hindi ako maka front cam, maka on cam. So ayan yung lakas ng hangin dito sa Naga City Police Office. Hindi pa tayo makaano, hindi pa tayo makalibot kasi malakas pa yung hangin. Safety first tayo mga kapatid, safety first. Maya-maya baka makalibot tayo kahit dito lang sa kasentruan ng Naga kung may mga damage din. Dala nito ni Bagyong Rolly. Na medyo iiwan ko lang yung ano yung live stream natin para marinig niyo yung kung gaano kalakas ang hangin ni Bagyong Rolly dito sa ating location sa may Barlin sa may kasentruan na Naga. Medyo may matatanggal ng ano, matatanggal ng yero ata dito sa ano, sa malapit dito sa may Naga City Police Office. Medyo may matatanggal ng yero. Ingat po tayo, ingat po. Si Ian eh, si Ian na may nagrarelayo na pagdating yung ano ato may area kang Naga City Police Office may malayo na. Thank you.
ng rescue, yung emergency response team ng Naga. May natanggal na yung cover ng Salamat po Sir Edgar De Los Santos. TV Albay po siya ng landfall kanina. TV Albay, salamat po. Na medyo nilipat na yung ano, yung cover ng itong drop down na door, pati rin yung isang signage dito na natanggal na. Ito yung medyo delikado, yung isa pa pang yero dito sa may medyo inaangat na ng hangin. Ito, itong live feed namin, isa pa lang yung sa may parting sentro kami ng Naga. Yeah, medyo mahina-hina yung damage na mahina-hina yung hangin at damage na pinsala na matatangay dito sa ano, sa sentro na Naga, pero mas grabe yung sa labas ng Naga lalo, or sa at sa upper area ng Naga. Pasensya na, medyo naano lang tayo dito kasi medyo makatakot. Delikado itong bagyo. Alerto tayo, baka may lumipad. Matamaan tayo dito sa labas. Although concrete naman itong ating location. Ano, kahit yung mobile ng ano ng PNP, medyo sumasayaw na sa hangin. Sayaw-sayaw na sa hangin yung ano. Yan, mga kapatid. Oh, may isa pa dun, oh. Yung yero dun. Nilipat na yung yero dun sa ibaba ng building. And then, oh. Yung mismong drop down na door itong establishment, nilipat na. Malakas yung hangin. Yung mga emergency response team natin ng siyudad ng Naga, ng lungsod ng Naga, ayun. Medyo alerto na sila. Yung nag-iisang cover nitong street light sa may plaza ng Barlin na
naubos na, wala na lahat ng takip. Ito na lang dalawa pa. Malakas yung hangin, kahit yung takip ng ilaw. Nawala na yung drop down door ng establishment. Baka liparin yung ilan pa dyan na natitira. Dahil itong ilaw dun sa taas ng building. Ayan o, ayun na yung yero. Nilipat na yung yero dun sa sa isang building malapit dito sa Naga City Police Office. Ayan na. Medyo kakasarihin dito ng hangin. Malakas. Nag-iikot ang hangin dito sa aming location. Wala pa akong information kung asa na yung mata ng bagyo. Dan Eric Riola, pinakamakasakit isipin sa ating mga taga Bicol. Dalawang strict na bagyo sa Bicol. Nagbabanta pa itong sunod dito, yung tatawaging bagyong Sony. Sana naman hindi na tumama. Parang na 1-2-3 tayo nito ng mga bagyo. Ikalawa na ito si bagyong Rolly na tumama dito. Same na dinaanan ni bagyong Quinta last week lang. Kaya medyo nakakatakot. Ayun ang ating mga kapulisan dito. Sa ating Police Station 1 sa Naga City Police Office, naka-alerto din, naka-bantay din. Medyo mahirap dito, malakas yung hangin, lalo na kung umikot na yung hangin ni bagyong Rolling. Kung nakalampas na yung mata ni bagyong Rolling. Anong oras na? 9:12. Ito yung mga oras na mismong kalakasan ni bagyong Rolly. Ewan ko ba kung asa na yung mata ni bagyong Rolly. Wala akong monitor ng radar. Nakamonitor lang ako sa ating partner station, RMNDWNX. Yan, light sa life pa din tayo dito. Alas 9:12 na ng umaga. Kanina pa tayong bandang mga alas 6 ng umaga nagre-report. Ayun, may isa pang yero, baka liparin yun. Ewan ko lang, sana hindi naman yan, yung ating mga kapulisan doon sa Naga City Police Office. Andito tayo sa Police Station 1, ilang lakad lang. Parang bahagyang humina yung hangin ni bagyong Rolly. Ayun, nandoon na naman. Nag-respond ulit yung search and rescue natin, yung emergency response team. Ikalawang beses na hindi tayo nakasabay. Kasi medyo delikado. Ikalawang beses na kong nabayaan ng ating mga mabuting emergency response team. Ingat po sila. Hindi biro yung pag-respond na habang binabagyo tayo nito. Bagyang humina yung hangin ni bagyong Rolly. Ewan ko lang ba kung nasa mata tayo or nasa eye wall or nasa inner rain bands or outer eye wall. Wala pa kong info. Baka meron sa inyo dyan sa mga nanonood, makapag-update din sa kapwa nating manonood kung asa na si bagyong Rolly, yung mata ng bagyo.
bagyang humina yung hangin ni bagyong Rolly. Kaya baka pwede tayo dito makasilip dito sa ating location. Wag lang ma-diparan. Try natin. Mukhang delikado pa din. Mukhang delikado. Delikado, baka tangayin natin. Tangayin tayo ng ano? Ng hangin. Yan. Medyo lumakas. Naglalakas na naman yung hangin. Ayan o. Ewan ko lang kung nakita niyo sa bahagyang kapalang screen niyo. May nilipad na naman na parang plastic. Maganda dito kasi medyo wala masyadong basura na nagkalat sa mga daan. Di tulad ng mga nakaraan na bagyo, lalo na yung wala pa tayo na live stream. Madami yung ano, yung basura sa ilang parte ng daan dito sa Naga. Malibot ka mo? Malibot? 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 Malibot ka mo? Ha? Malibot? Dayman? Dayman man? Balik tayo sa police station 1. Malamig yung hangin. Sila natin yung cellphone na naman kasi basang-basa na. Ayan, pati yung microphone, okay na. Medyo tumigil yung hangin ngayon ah. Medyo tumigil. Baka ewan ko lang kung nasa ano tayo.
next base, and next base, ayan. Base, 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 ayan. Base, base, ayan. Next base, naka-standby lang ko dito, pwede man ka mag-report dito sa situation, dito sa ano, sa NCPO. Sir, naka-live, live, bago live. Pa. Ayun, yung motor ko duman sa gilid. Ayun. Duman. Anahan mo sir, baka matumba. Base, base, I am. Yan na, medyo bahagyang umina yung ano, yung hangin na natin dito. Ayan yung emergency response team natin. Yung nag-respond din kanina. Kalay pa. Medyo ano pa. Oh, yan pala yung sinadano kong para sa para ano. Ayan mga kapatid, yung ano, yung kanina natin na ano, na nilipad na drop down nitong okay-okay pala ito ah. Ayan yung isang kapiraso. Ayan yung kalahati ng ano, ng drop down na cordon door ata to. Tingnan natin yung ano, yung situation dito. Yung ano eh, bago pa yan. Yung meron ko, hindi ko rin nahanap. Yan o, yung salamin ng ano, ng establishment dito. Ayan, CCTV, sign. Diyan sa ano? Palibot ka mag-uyo ito eh. Nasanay ako? Dala pa yung ano ko na kami na. Kapag-lugal. Update din Pili Kamsor sa ngayon na hindi tayo maka-update sa Pili. Wala pang update dito sa ating partner station RMNDWNX Naga. Andito tayo ngayon sa may ano, sa may area ng
Yan. Medyo delikado, medyo delikado. May lumipad na yero dito sa area ng Berlin sa may harap ng ano. Sana yun. Wala na. Dahil pa man ka mo malibot? Ha? Dahil pa man malibot? Dahil pa man. Mayroon tumbahan ng ano. Musta pili? Wala pa kaming update. Wala pang pili. Wala pa update pili. Sa aming partner station, RMNDWN NX Naga. Nag-iikot. Ipo-ipo yan na tara. Manip yan ay. Baka pag gano'y hindi dito ito yan. Ano lang ito? Masirin pa ka rin dito ito. Masirin nga. Itong truck na naka-ano, standby. Ayan, sir. Itong truck sa may gilid. Not star. Iba? Iba na ba? Ano ni mata na? Parado? Mata. Mata? Hindi pa. Meron ba ka mata? Birik na. Kaya itong buwit ni. Kaya na siya, ano. Ikot na.
umiikot na yung hangin. So, ayan mga kapatid, ang si Weatherman Mike Paduana live on air sa RMNDW Next Naga for the update kung saan ang mata ni Bagyong Rolly. Ayan, mga kapatid, ang base kay Weatherman Mike Padua, ang northern edge ng mata parang dumaan dito sa Naga City. Northern edge ng mata ni Bagyong Rolly dumaan sa Naga City raw base sa satellite feed. Nasa may parting southeast ng Naga dumaan yung mata ng bagyo. Ayan na, antay lang kasi nag-update pa yung si Weatherman Mike Padua sa ating station para hindi na pinirex naga. Naga City, nasa may northeastern portion ng mata. Kaya medyo malakas raw yung hangin na ayan na, base kay Weatherman Mike Padua, ang lakas ng hangin at ayan na, medyo matamaan pa tayo ng nangyero dito. Yung lakas ng hangin na mararamdan na natin dito sa Naga City until around mga 11 pa, depende sa speed ng bagyo. Medyo ano yung yerong baka matamaan tayo dito. Ayan, may isa pa. Ayan na. Mukhang lumiwanag daw ron sa may Mount Isa Rogue. Sabi ng isang kasama natin sa ating partner station, DWNX Naga. PLDT fiber raw sa ilang lugar, bagsak na yung ilang internet ng mga ISP dito sa Naga. Kahit yung internet ng ating partner station na RMNDW Next Naga, wala na din yung converge, down na. Mukhang atin na lang yung natitirang naka-live. Mukhang nag-iikot na yung yung hangin dito. Isa pang mukhang tatakbo babalik ko sa police station 1. Medyo delikado dito sa truck ng emergency response team natin ng City ng Naga. Medyo open, baka tamaan ng yero. Thank you.
Ayan, update kay Weatherman Mike Padua over DWNX Naga. Nasa may isang party pa tayo ng eyewall, kaya medyo bahagyang humina yung hangin dito sa ating location, dito sa may area ng Naga City Police Office, sa may Barlin. Mukhang umikot na yung hangin. Medyo delikado dito. Ayan o, may isa pang ano yan? Parang top down. Ayan. Roll up. Ayan o, may isa na naman na roll up na na door ng isang establishment. Mukhang liliparin na naman mamaya. Yung isa, halos wala na natira. Yung ukay-ukay, sana wala naman samantala ng ng ukay dito, kahit nasa harap ng Naga City Police Office. Ayan, yung communication tower ng Naga City Police Office, medyo sumasayaw. Ayan, ayon kay Weatherman Mike Padua sa ating partner station Aramindi WNX Naga, mukhang patungong pasakaw na yung mata ng bagyo, kaya medyo nagkibrado na raw yung hangin dito sa Naga. Tayo ng eyewall ni Bagyong Rolling according to Weatherman Mike Padua, kaya ingat pa din na hindi pa to tapos yung bagyo. Parang bagyang dumaan dito sa Naga yung mata ng bagyo. Benedict Avila, sir, tanong ko lang kung anong oras lalampas ang bagyo dito sa Naga. According to Mike Padua po, more or less mga until noon time pa yung mararamdaman nating hangin at ulan ni Bagyong Rolly, kasi kakalagpas lang ng eyewall ni Bagyong Rolly dito sa Naga, kaya nga bahagyang nag-ikot yung hangin. Ayan o, may isa pang aso, parang walang pakialam sa bagyo. Ating location dito sa may area ng Barlin, sa may malapit sa Naga City Police Office, Police Station 1. Medyo mahinap na yung hangin kasi bahagyang nasa party pa tayo ng eyewall ni Bagyong Rolly. Nasa may northern edge raw tayo ng mata ng bagyo, kaya maya-maya pakalagpas ng eyewall,
mararamdaman na naman natin yung ano, yung malakas na hangin ni Bagyong Uri. Ayun oh, medyo lumalakas na nga ngayon. Erica Villanueva, sir, malakas pa ba o lalong lumakas simula kanina? Actually, base kay Weatherman Mike Padua over RMNDW ng Isnaga, bagyang humina si Bagyong Rolly kasi naglandfall na dun sa Kadanduanes at naglandfall ulit dito sa may Partido area. Kaya medyo humina si Bagyong Rolly. Ayan, yung ating partner station na RMNDW na Isnaga, wala nang live stream kasi nawala na ng internet connection. Maraming area dito sa Bicol, hindi lang Naga, wala nang connection. So, bali yung tanging connection na lang natin na itong gamit natin ngayon. Iilan na lang yung merong internet connection and mobile data. Buti yung Globe ngayon na hindi nagpapalya. Yung Bagyong Tisoy last year, nauna pa yung Globe na wala ng signal. Bago yung Smart. Para umikot ng hangin dito sa ating rescue beacon. Mayroon na naman. Iriga City, kung anong update, ma'am, sir, wala pa tayong update galing Iriga, wala pa ako na monitor galing kay sa ating partner station, RMNDW na Isnaga, kung may update na yung Iriga, pero since nasa isang bahagi tayo ng ng eyewall ng ni Bagyong Rolly, mukhang nagrabe din yung yung Rinconada area simula Pili hanggang Rinconada. So baka dumaan yung yung mata ni Bagyong Rolly sa Iriga. Update Minalabak, mukhang malakas pa rin yung hangin sa Milaor. So ilang kilometro lang yun malapit sa Minalabak, yung ating partner station RMNDWNX. So medyo malakas rin yung hangin. Kahit nga dito sa aming location sa Sigma Naga, medyo malakas yung hangin. Mukhang may langit natin dito sa Naga City. Dito sabay ng lumilipar na ng mga dahon at plastic. At ilang mga sana may update din kayo sa Iriga. Base sir, nag-aasa lang tayo ng update sa ating partner station, RMNDW Lakes Naga, kasi hindi ako
monitor kasi yung cellphone ko gamit niya sa live stream. Kaya kung may update na sa Iriga, a-update din po kayo rito sa ating live stream. Papasaan na ano mga salamin dito sa area namin. Yan yung hangin ni Rolly dun sa ano communication tower ng Naga City Police Office. Yung langit natin medyo malakas pa rin yung ano yung hangin. Kapili Matias, salamat po, ingat po tayo lahat, ingat po. Nancy Centro, grabe ang lakas ng hangin, watching from Surigao City. Watching from Valenzuela, Manila. Ingat kayo dyan. Salamat sir, salamat. Saan po yan? Dito po sa may Naga City Police Office, sa may Barlin, sentro ng Naga City, Camarines Sur.
Pag nawalang tungka. Para lang yung pagkakano. Sa Quezon na may natumba ng puno. May mga wire nang nakakalay. Area tayo ng Elias Angeles Street sa may Plaza Quezon. Mukhang tinambak, malakas raw yung hangin, malakas raw yung hangin, partner station na karamihan din naman sa'yo. Yan yung tura ng ano ng Plaza Rizal ngayon na nagibaan na daw sa May Tabuco, Kinali Street. Nag-update sa ating ano partner station DWNX Naga. Nagibaan na raw ng ano ng bahay sa May Barangay Tabuco, Naga City.
Ayan, ang nakikita nyo yung Plaza Rizal sa sentro ng Naga. Nasa may parting eyewall pa tayo ng ano ng Bagyong Rolly. Landfall na ba sa Naga? Actually, landfall po sa may parting Tigaon, si Roma TV area kanina. Ngayon, nasa may parte tayo ng eyewall ni Bagyong Rolly. Nag-kibrada na ang ano, nag-kibrada na ang Duros. Thank you.
sa cable ko ay nagsaksak lang. Nasa loob. Itong. Ano? May sarap pa ko rin eh. Pero arad siya na. Hindi ako nagagana pa rin. Redetect man, dahil lang supported. Okay pa? Okay pa unplug. Hindi lang ang ano, ano sulo. Saro ng cable gagamitin para dyan. Okay man eh. Update sa Nabwa, makipakita ang update sa Nabwa, makipakita ang update sa Nabwa. Nakamonitor lang kita sa Toyang Partner Station, RMNDW Next Naga.
ano na baga? Lag Marina swap pa exit ni Rolly 10 to 11 AM as per Mike Padua po exit is around noon time 10 to 11 masiguro around 12 lang si Rolly. Yan mga ano mag exit na tayo ng live maya maya in around 10:30. Thank you.
Thank you.